finds a faithful friend, finds a treasure. Jewish proverb. To God is the glory, and fortune is to the one who seeks it. At ako'y mag-shout out sa lahat ng aking avid subscribers and followers right here in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, kayong lahat. Ay binabati ko ng magandang araw, sana ay nasa mabuting pangangatawan palagi tayo. At sa mga overseas Filipino contract workers at ating mga foreigners sa iba't ibang sulok ng mundong ito, kumusta kayong lahat? I wish you luck and good health, guys. At ang ating third raffle draw, by the way, is coming up in April. In the month of April, ang aking raffle prizes will be 3 magnetic compass. Yung compass ang ating iregalo para meron akong 3 pwedeng mabigyan. Kasi pag metal detector ay isa lang ang ating budget dyan. Okay, at para makasali sa ating raffle draw is subscribe the MT Suarez TV. Yan ay hindi pa yan na-monetize. At ang aking late father's channel, The Golden Boy, Real Guide to Treasure. Ako ang nag-manage niyan ngayon kasi siyempre wala na si father. At ngayon ang ating tatalakay na isa na namang problema ng ating katuyats kung paano i-decode or i-analyze ang lugar niya na kung saan ay merong triangular holes na nakamarka doon sa bato. At ito naman ay legit man-made holes. Kaya ating i-decode ito ngayon. Alright, magandang araw sa inyo mga katiyats. At ako'y mag-ingi muna ng paumanhin kasi minsan lang ako naka-decode or naka-analyze ng inyong mga pinapadala na mga treasure marker at mga sketches or maps. Kasi I'm so busy with my friend's project. Pinatulungan ko kasi yung kaibigan ko sa kanyang treasure site. Kaya halos 2 araw lang ang pahinga ako. That's Saturday and Sunday. Monday to Friday ay palagi ako nasa bundok. Kaya minabuti ko na, or I'm trying hard na maka-decode or maka-analyze ako ng kahit 2 katiets natin na merong mga problems about treasure marker. Kaya ito ngayon sa araw na ito, ito talaga ang binigyan ko ng attention. Kasi napakarami na sa aking email ang pumapasok. At ako naman ay pagod din galing sa bundok. Magpahinga pag-uwi. At ang Sabado at Linggo lang talaga ang aking free time. Ngayon guys, ito yung padala na picture ng ating katiyats. Ang misteryosong mga bilog sa triangle or triangle holes na naku, complicated talaga ang symbol na to. Maraming nagsabi na ganito, ganyan. Pero there are so many meanings behind triangle dots. Kasi magkaiba naman ang mga triangle. At kung triangle lang na ganyan, madali na lang yan. Diba? That is treasure on the spot, under the rock, or inside the rock, or beside the rock, or in between rock and tree. Pero itong triangle kasi dito ay hindi ito pangkaraniwan. Kaya ating i-decode ito into a very systematic way. Ngayon, kung tingnan natin itong 2, ano bang magkapareho dyan guys? Magkapareho silang mirong dots. Itong sketch dito ay of course, nandito yung bato na mirong mga holes. At kung napansin nyo ay malaki ang isang hole. Sa lahat ng hole dyan, isa ang malaki. So ang malaki na yan, yan ang item. Ngayon, kung pagbasihan natin ang mapa, nasaan ba dyan ang item? Okay, at ano ba naman itong isang maliit dito?
Ito ay malalim na pagkabutas, parang binarina. Kaya sa palagay ko ito yung station point. Ang station point, station, yan ang lugar kung saan ka tatayo at saan ka titingin. Meaning ikaw itong nandito. Ikaw ito, nakatayo ka dyan at titingin ka dito sa item. Ngayon, bago mo marating ang item, ay kailangan tingnan mo din yung tatlong marker niya. So, meron siyang tatlong marker. Nakatriangulo yan na rocks. Ayan. At kung tingnan natin sa mapa, ito yan. Isa, dalawa, tatlo. At itong station point ay atin yan malaman ngayon. Atin muna i-rotate itong map. Ipariho natin dito sa kabila sa picture ang posisyon ng bato. Okay? So, nagaganito yan guys. Ayan. Dito kasi mas maintindihan nyo na ito. Erase muna natin yung mga nakalagay kasi mas magulo. Ngayon rotate natin to guys. Ipareho natin ang posisyon para malaman natin kung saan yung sinasabi ko na station point. Ito. Eksakto na to. Ayan. Okay, so nakita nyo ba guys ang gusto kong ipahiwatig? Ito yan. Okay, so tingnan nyo to guys ha. Itong alignment na ito, ito yan. Dito sa kabila, ito yan. At ang alignment naman ng ito ay ito yan. Nakuha nyo ba guys? Pari-pariho talaga, di ba? So meaning to say, itong station point ay nandito yan sa banda rito. Dito ka tatayo sa itong bato na parang, ano bang itsura nitong bato na to? Parang yung bowl sa toilet. At ikaw ito nakatayo dito at titingin ka papunta sa item, which is ang item ay nagka-align dito. Kung i-extend mo ito guys ay andito yung item sa bandang left ng line. At ano ba ang distansya nito? Kung yan ay 7 meters or 7.5, meaning to say ganun din na distance dito. Ito din na distance. Kung ito ay 7.5, yung papunta naman sa mangga, yan ay 7.5 din. Pero sa sukat ng ating kaibigan ay 7. Meaning to say, kung ang papunta dito sa mangga ay 7, ay wala sa mangga ang treasure, kundi nasa likod ng mangga dito. Sa 7.5 meters. Kung i-drawing natin ang mangga ay dito banda. Kulayan natin ng green. Ito yung mangga guys. Dito banda yung mangga. At sa unahan yan ang item na ito, which is 7.5 kalahating meter lang. Sabihin natin malaki ang mangga eh, nandyan sa baba ng mangga mismo. Kung ito yung mangga, ang item ay nasa mangga malapit. Ngayon kung sukatin mo naman ito, sabi natin kaibigan, that is 7 meters. Exactly 7. So, ang tatlong bato ay naka-triangle at ang bato na ito, itong nandito, ay ito. Tapos, ang tinuturo niya sa stone map ay papunta ka pa dito ng 7.5. So, dalawang 7.5 galing dito na kanto. Dalawang 7.5 meaning 15 meters ang distance ng item galing sa bato na nasa ibabaw. Ito. Ayan.
At kung ikaw naman ito na tumitingin dito na bato, tapos didiritso yan dyan. Kung tingnan mo dito ay diritso din yan dyan. Ayan. So ito yung item niya. Yan ang item na nakabaon dyan, guys. Pero sa palagay ko mayroong isang giveaway na maliit dito sa kalagitnaan. Bakit nasabi ko? Kasi mayroong ito, mayroong hole sa gitna ng distansya na ito ay mayroong treasure dito, guys. Ayan. So check niyo ang itong bato na ito at saka ito na bato in between sa rock na ito dito sa gitna. Maghukay kayo diyan. At mababaw lang yan. Nasa 2 to 3 meters lang pag ganyan na maliit. 2 to 3 meters deep. Hindi na kailangan niya ng detector pag ganyan lang na yung magkatapat lang ang malaking bato. Pero dito sa tinuturo niya, guys, na item dito, which is ito yan na butas, ay kailangan gamitan nyo yan ng metal detector. Pwede rin kahit walang metal detector, pero alisin nyo ang mangga, ang punong mangga, kasi malaki ang ugat nyan. Alisin nyo yan lahat, tapos maghukay kayo ng butas na ang opening ay nasa 2 by 2 meters. Ang opening ng inyong butas ay malaki, 2 by 2 meters square na pagka para masukat talaga. Kasi kung maliit lang ang butas nyo sa hukay, example, ito yung lupa and then yung treasure ay nandito, tapos ang hukay nyo ay maliit, 1 meter lang dyan. Ngayon, hindi nyo tinamaan itong item kasi maliit nga ang hukay. Pero kung gawin nyo na 2 meters hanggang dito, tatamaan talaga ito. Yan ang techniques, guys, pag hindi kayo gumagamit ng metal detector. Pag nag-rely lamang tayo sa ating decoding or analysis, ay kailangan malaki ang ating opening ng ating hukay para matamaan accidentally ang mga item na nasa baba niyan. So ano ba ang lalim niyan, guys? Ano ba ang lalim nitong hukay na to? Yan ay medyo malalim yan kasi mayroon na siyang marker na Centennial Mango ito. Pag may mga marker na ang lugar na yan or ang treasure ay pag mayroong magandang marker, meaning to say malalim ang pagkabaon. It's either 4 to 6, pinakamalalim na kasi ang 7. So 4 to 6 meters. Sa mga giveaways, ang 7 ang pinakamalalim. Pero hindi yun tinatawag na giveaway na maliit. Pag malalim na mga giveaways, yan ay bars of gold na rin yan. Yung mababaw lang na 2 to 3 meters, yan ay mga alahas lamang. Mga importanteng bagay na mahal. Example, mga precious stones, ganyan. Pero pag ganyan na may marker na old Centennial Mango tree, ay malalim na yan. Sa tantya ko, 4 to 6 meters ang lalim niya. Sa 4 meters ay mayroon ng lalabas na tubig yan pag maghukay kayo. Kaya kailangan meron tayong budget dyan sa submersible water pump. Kailangan nyo ng water pump. Pwede rin manumano kung nasa bundok kayo, kung nasa mataas na bundok yan, ay matagal yan mapasukan ng tubig. Pero kung babagyo o ulan, mapupuno din yan ang hukay. Kaya kailangan talaga ng submersible pump. Meron ako mga kakilala sa bundok ang ginagamit yung Jetmatic. Dalawang Jetmatic pero patay yung nagbubumba. Napapagod kasi dalawang Jetmatic, kaliwa at kanan yan na kamay nagpapump. E kung ang gamitin nyo naman ay generator, maingay sa bundok. Mahalata kayo, kaya pwede na rin yung baldi-baldi lang.
itaon nyo na lang na summer ang pag-project nyo para hindi kayo mapasukan ng tubig ng mga hukay. Ang tubig talaga ang pinaka-water trap sa paghukay ng treasure. Ang tubig can be natural water trap tulad ng pag nasa creek. Ang treasure, ang hukay nyo ay papasukin talaga ng tubig sa 3 meters. Kaya natural water trap ang creek. Kaya karamihan sa treasure ay nasa creek. Karamihan ng treasure. Kasi hindi nagagawa ng water trap ang hapon, natural water trap na ang creek. At yung sinasabi naman na water trap na engineered at ginawa, yan ay may mga pipe. Ang karamihan na pipe niyan ay gawa sa bamboo. Gawa lang sa bamboo. Kasi yung bamboo ay matibay naman yan. Sa katagalan ng panahon ay malalata din, pero nag-iwan siya ng butas sa lupa. Or parang pipeline. At doon din dumadalo yung tubig galing sa bundok. At ibinaba doon sa malapit sa treasure. Katabi ng treasure hole ang water trap. Which is malakas talaga ang sasabog ang water trap kung yan ay mabutas ang lock. Kasi yan ay pressurized. Ang engineered water trap ay pressurized yan na tubig. Parang dam kasi yan ng tubig doon sa itaas ng bundok at hinatid pababa. Yan ang nagwardya sa nakabaon na treasure. Kaya ito guys ang aking method sa paghanap nito. So madali na lang. Ating i-rewind. Kulayan natin ng blue. So ito yung butas dito sa stone map. Dito ka. Ito yung station point. Kung saan ka tatayo, ito yung triangle na bato. Itong tatlo, which is, ito naman yon sa mapa mo. Sa mapa na ginawa mo ay ito yung tatlo. Naka-triangle yan, 7.5. Dito ay 7 meters, 7.5 dito. At meron siyang maliit na dot sa gitna, in between, meaning, merong importanteng bagay dito. So try sa paghukay, baka yan ay isang giveaway na mababaw lang. Ngayon, saan ba naka-align ang treasure, ang item. Ngayon nakaalain ng item sa dalawang bato na ito ay didiritso ka pa ng 7.5 galing dito. At kung galing ka naman sa pinakauna na bato, that is 15 meters, papunta sa item, so sukat ka ng 15 and then tigil ka sa 15 meters. Ngayon, i-check mo kung tingnan mo ito, kung tatama ba ang tingin mo dyan. At yan ba ay katabi lamang ng mangga? So kung ganyan ang nangyari na naka-align dito sa dalawang bato, kasi dito naka-align siya. Oh. So naka-align siya dito, so hukay ka dito, and then i-check mo sa station point, tingnan mo yung bato na yan, idiritso mo kung tatama dito, eksakto, bullseye KTH. Okay, I wish you luck at sana naman ay makakuha tayo. Pero sabi ng mga matatanda ay kung ayaw ibigay ng tagabantay, kasi marami ang hindi maniwala sa mga nagbabantay. Ako hindi rin ako maniwala niyan, pero parang maniwala na rin kasi ako, kasi ang dami-daming sign sa bundok na treasure, pero pag i-detect mo, meron akong i-vlog by next weekend na yung tinatawag na decoy na mga bato na mayroong mga mineral na malaki ang content ng mineral na bato. Kakaiba siya na bato kaysa bato ng mga katabi niya or mga bato sa area. Ay kakaiba talaga siya, parang metal ang kanyang detection. Kaya sa palagay ko yan ay mga decoy. Kasi alam ng Hapon na 50 years after World War II ay makadevelop na ng mga detector ang mga treasure hunter. Kaya nilalagyan nila ng mga decoy rock, na which is alam nila yung klaseng bato na malakas mag-detect. Noong panahon ng giyera ay
Meron ng detector, pero yun ang tinatawag na mga radar. Mga barko noon, submarino, meron ng radar. Mga sonar detector, sounds, ma-detect nila. Kaya hindi malayo na noong panahon ng giyera ay meron na ding konsepto about metal detector. Kasi meron ng radar. Meaning to say, pag na-detect ng radar ang mga metallic ships, ay meron na rin sigurong gumawa ng metal detector, pero hindi pa natin yun alam. Kasi wala pang eBay, wala pang Lazada, wala pang Amazons. Walang internet noong unang panahon. Okay guys, so thank you so much for keeping company with me. At ako'y magpaalam na. I'll see you on my next vlog, which is continuation doon sa treasure hunting weekend, yung project namin sa bundok. Thank you so much. Ciao for now.